Ako si Xander Cayabyab at ito ang mas komportable vlogs. Dito sa Boracay, lumipad ang aming team! Pala si Kuya Jomar, wala kaming drone, kunwari lang. Thank you Kuya, salamat. Hello mga kamaskom, ako si Xander Cayabyab at ito ang mas komportable vlogs dito sa Boracay. Yabang ba? Isa sa mga matagal nang paniniwala rito sa isla ay yun daw mga lumot na yan. O yung algae sa Ingles, o alga kung single, kapag ito raw ay na agnas o na bulok, ito raw ay nagiging white sand ng Boracay. Alam naman natin na ito ay maling paniniwala dahil sa ang algae ay mga multi-celled organisms, plant-like organisms na organic matter. Ibig sabihin, hindi ito magiging buhangin dahil ito ay mabubulok. At alam naman natin na ang buhangin galing yan, yung white sand dito sa Boracay, galing yan sa limestone na sa tagal ng panahon ay nadurog ng nadurog at naging white sand. Isa sa mga rason kung bakit iniisip nila na nagiging buhangin itong mga algae ay dahil sa nagiging puti yung fiber nito. Tingnan natin, maghanap tayo ng mga nabubulok na o yung naaagnas na ng mga lumot dito sa buhanginan. Teka lang, hanap tayo. Ito, may mga naano dito. Ito. Nakikita ba? Ah, sorry. Green pa to. At mukhang hindi algae. Mukhang seaweeds. Teka, hanap tayo ng iba. Ito, yan. Ito, algae to. So, yung fiber niya, medyo nagiging light green na. Hanap tayo nung mas lanta pa. Ayan, mga inaano dito. Time out. Eto, ayun. Tignan nga natin. Ayan, yung fiber nang nalalanta ng algae o lumot, kulay puti. Tapos nagbe-blend dito sa buhangin. Kaya iniisip nila na ganon, na ito yung nagiging buhangin. Pero meron akong dating panayam sa geologist na si Dr. Mahar Lagmay sa siyentipikong explanation kung saan ba galing ang white sand ng Boracay. Medyo organic, no? They are composed of proteins, carbohydrates, and lipids. Kapag ito ay namamatay, ito totoong namumuti naman po talaga ito. Nakikita naman natin. Kaya lang, yung buhangin po na maputi sa Boracay ay ang dahilan po kung bakit siya puti. Kasi yung mga partikulo, yung bawat buhangin, o yung bawat butil ng buhangin dyan, ay nagmumula doon sa bato na tinatawag na limestone, na ang pinagkukuhanan po niyan ay mga dating corals, no? So ang Boracay ay binubuo ito ng mga limestone na bato na dating coral reef na umakyat lamang, at nung ito ay umakyat, nagkaroon ng Boracay na isla.
Ngayon, sa tagal ng panahon, umuulan at nababakbak itong mga batong tinatawag na limestone. At habang yung mga nabakbak na yan ay nahuhulog at dinadala ng hangin o kaya dinadala ng tubig sa mga ilog, ito ay napipino, no? At nahihiwalay yung mga malalaking tipak do sa mga pino na mga buhangin. At ito, ang alam natin, ang ilog ay didiretso sa dagat. At kapag ka yung ilog ay pumunta sa dagat, daladala nito ay hindi lamang tubig, kung hindi yung mga buhangin na maliliit na pinanggalingan ay limestone. Pag ito ay umagos papunta dun sa karagatan, ibabalik naman nitong mga alon na ito yung buhangin na lumabas doon sa bunganga ng ilog. Ibabalik niya, pagbalik nito, pupunta doon sa baybay dagat. Yun yung tinatawag nating beach sand. No? Hindi naman sa buong baybayin dagat ng Boracay Island, lahat pino. Meron din mga coarse dyan, no? Na parang graba. At hindi lahat parang flour. Yung mga flour, yun yung mga talagang pinong-pino, associated yan kapag yung tubig ay kalmado. Kapag medyo malakas ang alon, yung mga nasa baybay dagat o yung beach na tinatawag, medyo coarse grained na maputi na buhangin na pinanggalingan ay limestone o dating coral reef. Maaari nga na nakakapagpaputi lamang, pero surface lang po yun kapag namatay yung algae. Na dating po algae na dating green na nagiging puti. No, pero hindi po ito ang dahilan kung bakit ang Boracay sand ay puti. Kaya po ito puti dahil yung composition niya ay calcium carbonate at sadyang maputi po talaga siya. Actually, kahit naman malumot, marami pa rin namang nagsiswimming. Parang hindi naman issue. Sabi rin ng mga residente rito, kahit actually yung mga matatanda na, pinaglalaruan daw nila yung mga lumot. Binibilog-bilog nila tapos hinahagis nila sa isa't isa. Kagaya rin ng ginagawa ng mga batang to. Boom! Sir, bakit po kaya malumot? Ganun talaga yan, sir. Tuwing summer, lumalabas talaga yan. Parang normal lang yun? Oo, normal. Dito po kayo pinanganak? Opo. Siya po yung nakalakihan na po namin yan dito. Na ganun talaga, no? Every summer talaga yan. So, hindi ibig sabihin na madumi yung dagat? Hindi. Malinis na, no? Magiging buhangin yung lumot na yan. Opo. Pwede kang magdala niyan, idalin mo sa inyo kung ano. Tapos pagdating doon, ano na yan, buhangin na. Parang na, napupulbos? Pupulbos. Thank you po, salamat po sa inyong pagprotekta sa amin. Sila po yung mga lifeguard dito. Thank you, sir. Ano pangalan niyo po, sir? Ryan po. Ryan. Boss Ryan, thank you. Salamat po. So, from afar, ayun daw, may mga, hindi ko alam kung local tourists or from ibang bansa. So sabi ni Boss Ryan, mag-uwi raw tayo nito. At pagdating daw sa Maynila, buhangin na yan ng Boracay. Yan. Ewan ko, ako hindi naman ako nandidiri dito. Okay lang naman na lumusong. So, here we are sa Boracay Beach. Sabi nila, pag summer daw talaga, dumarami yung mga lumot na normal lang naman. Kasi yung ibang mga matatanda, dito na raw sila pinanganak. Ganito naman na raw talaga yung dagat noon pa. Kasi ako, nung maliit pa ako, 71 years old na ako dito, lumot na yan. Kaya doon nilalaroan namin to, ginagawa namin bula-bula. No, 'di ba? Apo. Ngayon,
Kasi alam mo, ito kasi hindi ang mga nagapintas lang dito, hindi nila alam kung ano ang ano talaga dito ng lumot. Ito kasi magic, ito nakakapagpaputi at saka nakapag-maintain ng magandang buhangin. Kahit maghiga ka dito, hindi mainit. Kaya ito nga, sabi namin, ba't tinatanggal ito? Ay dapat hindi ito tatanggalin. Dahil kung tatanggalin to, baka magkapareho ng ibang beaches na pag-apak mo ng buhangin ay mainit. So low tide, we are walking on lumot. Ayun na, may mga isda. Nagpupunta sila dito. Actually, may mga part naman na walang lumot. O hindi ganun karami yung lumot. So kung ayaw mo ng malumot na bahagi ng beach, doon ka nalang pumunta. So mga kamaskom, tignan nyo itong buhangin. Pagka medyo dinakot-dakot mo siya, may mga parts na may fiber pa ng lumot. Tapos kulay puti nga. Kaya siguro yung paniniwala nila, ganun. Nagiging buhangin itong mga lumot o algae. Pero ang totoo niya, nagde-decompose lang naman ito. So bahagi na ng ecosystem talaga ng Boracay ang lumot. So dito sa Poca Beach, walang kalumot-lumot. Muli, maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa Mas Komportable Vlogs. Hanggang sa susunod naming mga paglalakbay at mga lessons din on journalism, communication at iba pa pong mga subjects. Maraming salamat po. Ako po si Xander Kayabyag. And don't forget to subscribe po sa mga hindi pa po namin subscribers. Thank you! Bye-bye!